Mga kapatid, madalas nakasama bilang sahog sa Noche Buena. Madaling itago, mabilis kainin at matagal masira ang mga pagkaing delata. Pero paano nga ba nagsimula ang paraan ng pagdedelata? Circa 1795, itong si French Emperor Napoleon Bonaparte. May pa-contest sa sino mang makakaimbento ng bagong paraan para makapag-preserve ng pagkain. Ang premyo, 12,000 francs o sa pera ngayon, aabot sa mahigit 768,000 pesos. Taong 1809, sa masusing pag-aaral ng chef na si Nicholas Aper, nilagay po niya sa ilang bote o glass jar ang ilang pagkain. Tinakpan ng cork at alambre, saka naman pinainitan. Ito ang itinuturing na pagsilang ng preservation method na canning. At dahil po dito, nakuha ni Aper ang premyo. Isang taon matapos niya, na patent naman sa Briton na si Peter Durand ang paggamit ng mga lata na gawa sa tin. Napakinabangan po yan ng maraming Royal Navy ng England sa supply ng kanilang mga pagkain. Ang paraang yan, nakarating naman sa Amerika at sa iba pang bansa. Sa pagdaan po ng panahon, gumanda pa ng gumanda ang mga disenyo ng mga lata. Bukod doon sa mga latang gawa sa tin, may mga lata rin gawa sa aluminum. Ang mga yan madalas namang ginagamit sa mga inumin tulad ng soft drinks. Kumpara kasi sa tin, hindi po ito madaling kalawangin. Nang tumagal pang mas marami pang pagkain at inumin ang nadelata. Malaking tulong sa pang-araw-araw po nating buhay. Panibagong patunay ang imbensyong ito sa araw-araw po nating paalala na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Mga kapatid, ito po ang inyong K-alaman queen, Kalad Karen. Always remember na ang K-alaman ay K-yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K? Okay.